Magandang araw mga ka-asenso. Welcome sa bagong episode ng Kwentong Asenso. Kamusta po kayo? Sana ay safe and healthy kayong lahat. We're still under ECQ kaya extra ingat po tayo. August 12 is International Youth Day. Kaya naman, nag-ibita tayo ng tatlong kabataang Malabonian upang marinig ang kanilang mga kwentong puno ng inspirasyon. Kahit sa gitna ng pandemya. Bukod sa kanilang talento at abilidad, ipinakita nila kung gaano kalakas, katatag at kaprosigido ang mga kabataan na gumawa ng magandang pagbabago sa ating bayan sa sarili nilang paraan. Para samahan tayo sa ating talakayan, nandito si Ariza Francisco mula sa Barangay Hulong Duhat. She's currently taking her Master's in Public Affairs at Princeton University in the US as a scholar of the School of Public and International Affairs. Talagang nakakabilib si Ariza dahil bago yan, kumuha siya ng Bachelor's Degree in Health Sciences, Minor in Development Studies sa Ateneo de Manila University, kung saan nagtapos siya magna cum laude. Naging Deputy Director din siya sa Ateneo Policy Center at Program Officer sa opisina ni Vice President Lenny Robredo. Magandang araw, Ariza. Maraga mong bumati sa ating mga ka-asenso. Kamusta dyan sa US and kamusta naman ang pag-aaral? Magandang umaga, Cons Enzo, and magandang umaga mga ka-asenso. So, nabanggit nga ni Cons Enzo, ako si Ariza, and nag-aaral ako ngayon sa US in Princeton University para sa aking master's degree. Kakalipad ko lang actually last month dito sa US, so bagong-bago pa. And ayos naman yung, I guess, yung transition ko dun sa pagpunta dito sa ibang bansa. And kaka-start lang namin ng klase last week. So medyo maganda yung experience getting to know other students from different countries, hindi lang mga taga-US, pero meron din ako mga klase from Mexico, Colombia, India, Malaysia. So so far, very good experience naman, Cons Enzo. Okay, your pursuit for higher education is truly admirable, Ariza. Tanong ko lang, hindi ka ba natatakot na mag-ibang bansa, lalo naman na may pandemya? Tsaka ano yung nagtulak sa'yo para mag-proceed? Siguro kwento ko lang din briefly, Cons Enzo. Dapat 2020 pa ako sana mag-aaral ng master's ko dito rin sa US. Pero alam naman natin medyo naudlot yon dahil nagsara yung embassy, hindi tayo makalipad sa ibang bansa. So, kumbaga medyo naudlot yung plano, pero medyo lucky tayo na ngayon I was able to pursue this finally. And I think yung isa sa mga dahilan kung bakit nagawa natin to ay una yung vaccination. So, nabakunahan ako sa Malabon bago ako lumipad dito. So, isa yun sa mga requirements actually para magawa ko itong pag-aaral ko. Yung second din ay medyo nagbubukas na dito sa US, sa totoo lang. So, nakakalabas na kami outdoors without mask. Pero syempre indoors, kailangan pa rin mag-mask. So, I think medyo maganda yung naging programa dito ng vaccination and yung pag-observe kumbaga ng health protocols natin. So, I think yun yung mga dahilan ko bakit hindi ako masyadong takot na nandito ako, pero nag-iingat pa rin tayo. Aliza, question lang. Ano po yung naging category niyo po sa vaccination? Actually, part ako ng A3 category. May asthma ako since bata ako. So, kaya tayo kumbaga na nasama dun sa vaccination program ng ating LGU. Okay, ma'am. So parehas pala tayo, no? A3 din ako. Mm-hmm. At ganun din si Mayor, because we all have asthma din. So mm-hmm. I'm only imagine, no, what that feels like. Okay, Ariza, thank you very much. And I hope you will do well, and I really wish you well in your studies. Salamat ka, Asenso Enzo. Susunod naman ay si Mervin Suarez, founder at chief barista ng 2020 Dose Coffee House. Diyan sa may C. Arellano Street, nagtapos siya ng Hotel and Restaurant Management sa CEU, Makati. At balita ko, paborito ng ating mga staff ang kape niyo dyan. Maaari po ba kayong bumati, sir? Good morning, Councilor Enzo at sa ating mga ka-asenso.
Okay. So Marvin, paano ba nagsimula ang iyong negosyo? Kamusta po ba ito ngayong may pandemya tayo? Nagsimula ako sa pagbebenta lang ng mga kape sa bote. Tapos ako sa mga daan, yung mga pop-up coffee shop. And then naisipan ko na rin po maglagay dito sa Concepcion, dito sa garahe namin. Naglagay ako ng maliit na stall. Tapos yun, doon na po nagsimula nitong pandemic. Okay, Reven, so talagang nakahanga na you tried at sumubok ka na magkaroon ng negosyo, lalo na ngayon sa pandemya. Alam mo, yan talaga dapat dahil we're not sure kung hanggang kailan maglalast itong pandemya. At I'm very, very happy, very proud na kayo po ay nagsimula ng inyong negosyo. And talagang masarap. Dahil I heard from my staff and hopefully ako din ay I'll get the chance to taste yung mga products mo sa Dose Coffee House. Okay. Ang huli ay si Alicia Rose Gonzalez. Bukod sa pagiging isang SK kagawad sa Barangay Tugatog, siya ay isang AB Communication student sa Colegio de San Juan de Letran. Naiuwi niya ang silver medal sa ginanap na NCAA 96 Speed Kicking Welterweight Division. Dagdag ito sa napakaraming awards na natanggap niya over the years as a Taekwondo champ. Kamusta, Alicia? Good morning po, Cons Enzo. Good morning ka, Asenso. Okay naman po. Nagko-cope up pa rin sa pagbabago po, sa changes, sa trainings, sa ACADS, and even po sa pagiging SK kagawad para po tulungan po mga other youth, yung mga kasama rin po namin dito po sa Barangay Tugatog. Yun po. So matanong ko lang, Alicia, bakit Taekwondo ang napili mo sport? Actually po nung una po talaga, nung 6 years old po ako, gusto lang po nung dating partner ng mother ko na i-protect kami. Kasi po diba dati uso po yung yung nangunguha po, yung saban po. Doon po talaga nag-start yon. Tatlo po kaming magkakapatid na dinala po ni mami sa gym po, sa may Tinajeros. Doon po yung una kong gym. And hindi ko po in-expect na throughout the years po mapagpapatuloy ko siya. And yun po yung naging stepping stone ko po para mapunta rin po kung nasaan po ako ngayon. Yun po. Okay. So Alicia, curious lang ako. Paano nagiging training mo ngayon na may pandemya tayo? Actually po nung una po, sobrang nakakapanibago. Dati po, bibiyahe pa ako from Malabon to Manila sa school. Ngayon po, bubuksan nyo lang po yung phone or yung laptop. Tapos maglalatag ka lang po dito ng yoga mat sa bahay. Tapos, open lang no Zoom. Tapos stretching po dito, training po doon, sisipa po. And minsan nakakaalangan pong mag-workout, mag-kicks, kasi po, baka po pag sipa mo, mabasag po yung salamin, mga ganun po. Kaya, medyo sobrang nakakapanibago po talaga nung una. And, malungkot po, kasi nasanay po ako na may mga teammates. Konti na po sa amin magte-training, 18 persons, magkakasama. Ngayon po, sa maliliit na screens ko na lang po sila nakikita. Pero, yun po, nakikisabay po sa pagbabago. Yun po. Okay, I'm very inspired, no, Alicia, na kahit may pandemya tayo, pinili mo pa rin magpatuloy. And syempre bilang youth, I guess gumagawa ka rin ng ibang paraan para mapagpatuloy pa rin ang iyong mga trainings or makapag-share ka rin ng ibang mong experiences sa Taekwondo sa ibang mga kabataan. And I'm very happy I'm hearing this. So, ngayon naman, I just want to hear your thoughts din naman. No? So, I'm gonna ask si Sir Mervin later on and si Ariza. But since ikaw na yung nandyan, Alicia, I'll start with you. So, bilang isang kabataang Malabonian, paano ka nakakatulong sa pag-asenso ng ating bata? For me po, una po sa lahat, diba, as SK Kagawad, meron po kami mga programs na pinapatupad
na nakaano naman po sa ating mga safety protocol. Like, ang pinaka-highlight ko po talaga, Consenso and Ka-Asenso, is yung community pantry. Yun po talaga. Kasi po, hindi ko po ine-expect na chinat ko lang po yung mga friends ko na tara, did natin mag-give back sa community natin. Kasi kahit ang dami nating problems and may blessings naman na dumadating sa atin, it's time to give back. And by the help of, syempre po ni Cons Jasper, natupad po yung una kong pa-community pantry. And then, nakakagulat po kasi meron po kaming neighbor dito na nagtatrabaho po siya sa Frabel, and sinabi niya po na hingi siya ng letter like that po and ginrant po, and then binigyan po tayo ni Frabel ng 20 boxes of hot dogs, ganun po, na napamigay din po natin sa ating mga ka-barangay and lalo po yung mga nasunugan po. Yun po talaga yun. Like, ang laking tulong po nung 20 boxes na yun na mapamigay po yung mga yun na makasurvive po sila kasi po dun sa nangyari po sa kanilang sunog po. Yun po. And mga simple, sanitizers, yung mga ganun po. Yun. Patuloy pa rin po tayo nagbibigay ng ganun. And sa mga assistance po nila, yun po. Okay, so thank you, Alicia. At nakakatuwa na in your own little way, nakatulong ka sa ating mga kabarangay dyan sa Tugatog. No? But I believe hindi ka lang nalilimit sa Tugatog. No? Feeling ko nakatulong ka rin sa iba nating mga Malabonian sa ibang barangay. Okay, so let's move to Mervin. Sir Mervin, do you think you're doing the same? Or may we hear from you kung ano mga ginagawa mo bilang isang kabataan para makatulong sa ating bayan. Alam naman natin yung pandemya, di ba? Hindi tayo nakapag-travel. So, ako kasi, kaya ako sinimula itong business ko kasi ang coffee na ginagamit ko is Philippine grown coffee. So, gusto ko rin ma-share sa lahat na hindi lang naman isang klaseng kape lang ang kilala sa atin sa Pilipinas. Kundi sa iba-ibang region, may iba-ibang klaseng kape na talagang masasabi natin world class ang lasa. So, lalo niya yung pandemya na hindi makakapag-travel, gusto ko dalhin dito sa Malabon, i-share sa lahat yung iba-ibang lasa ng kape na pwede natin nakukuha natin sa Pilipinas na talagang masasabi natin masasarap talaga. Tapos, kaya po, yun yung isa sa mga goal ko dito sa business natin. May ma-share lang, di ba? Yun yung ma-share ko yung passion ko sa coffee, yung love ko sa coffee, na talagang hindi lang ang Pilipinas, hindi lang kilala sa isang klaseng kape. Kumbaga, bawat region, bawat lugar, bawat farm, may sarili talaga silang lasa. At yun yung sinashare ko sa ating mga Malabonians. Okay, sir. So, thank you. At nako sir, hearing from that at sa mga staff natin na talagang sabi nga nila sobrang sarap daw ng mga kape nyo. Mukhang after this, baka pumunta na ako sa'yo to order ng coffee. Ayan. So sige, let's hear from Ariza. So sa akin naman, Ka-Asenso Enzo, dati din akong government employee, public servant. Pero ngayon na nandito na ako sa US, nag-aaral, malayo ako sa Pilipinas, inisip ko paano nga ba ako makakatulong pa rin, makontinue ko yung pagtulong sa ating bayan. So actually, isa sa mga una kong ginawa ng pagdating ko dito ay mag-organize ng mga young Filipinos in the US. So yung mga kapwa natin or kababayan natin na nag-aaral dito, nagtatrabaho, mga dual citizens, para i-engage sila and lalong-lalo na sa darating na eleksyon, makapag-rehistro sila as overseas voters. And I think napaka-importante yon na kahit malayo tayo no, sa Pilipinas, hindi ibig sabihin na wala tayong magagawa, na meron pa rin tayong participation no, sa nangyayari din sa ating bansa. So I think yun siguro yung isa sa pinaka-konkretong nagawa ko since nung nakarating ako dito sa US. No? And hopefully,
lumaki pa yung community namin and mas marami pa kaming engagements na magawa para ma-ensure na yung mga kabataan dito ay aware and engaged sa mga nangyayari sa atin dyan sa Pilipinas. Okay, so ang galing naman na Riza, no? At talagang ang laking tulong yan na para i-remind natin ang ating mga kabataan, ating mga kababayan na hindi porke nasa ibang bansa tayo ay makakalimutan na natin yung ating responsibilidad bilang isang Pilipino. So ang galing, thank you for that. At syempre, hindi rin ako papahuli, no? At paano ako nakakatulong sa pag-asenso ng ating bayan? Unang-una, bilang isang kabataan, ginagamit natin ang ating oras, ginagamit natin ang ating kalakasan at yung ating pagmamalasakit para tumulong sa ating mga kapwa. Siyempre ako po ay isang konsehal, no? So sa lahat ng pwede kong gawin na ordinansa, resolusyon para talagang makatulong sa ating bayan, lalo na ngayon na may pandemya tayo, yun ang ating mga ginagawa. Lalong-lalo na gusto natin maging ka-asenso. Gusto natin ang mga kababayang Malabonya natin ay tuluyan na huwag sumuko at tumayo, lalong-lalo na at this time of the pandemic. So, Aliza, gamit ang tatlong salita, ilarawan ng kabataang Malabonya. So, sa akin, tatlong salita, ka-Asenso Enzo, una, matatag, pangalawa, masipag, at tatlo, madiskarte. So ako, siguro nung lumalaki ako sa Malabon, hanggang sa nagtrabaho na ako, kahit sa Quezon City actually ako nagtrabaho, alam mo yung sipag lang natin na yung pagbiyahe pa lang eh, no? Pagbiyahe pa lang natin from Malabon outside, yung tatag natin kapag mga disaster, ganyan. I think yung bata ako, yun yung mga na nakuha ko talaga bilang Malabonya na I think ngayon nakakatulong talaga sa akin na yung sipag, yung tatag, tsaka yung discarding, lalo na ngayon na nandito nga ako sa US, mga values yun na kailangan ko para mag-survive and mag-thrive dito sa pag-aaral ko tsaka sa ibang bansa. Okay. At kay Mervin naman. Mervin, ano tingin mo ang tatlong salita para ilarawan ng mga kabataang Malabonya? Isa sa mga ano is business minded, mature at responsible. Dahil bilang barista, may pagkakataon na kakwentuhan ko yung mga customer. Tapos talagang sila, may sarili silang business at talagang mga may kabataan talaga sila. Talaga masasabi mong maaga sila nagmature, lalo na yung pandemya, parang nagkaroon sila ng option na hindi sila pumasok sa corporate work, hindi magsimula sila ng sarili nilang business. At talagang natutuwa ako kasi talagang nakakatulong, hindi kumbaga na gagawa nila yung passion nila, yung love nila. Okay, Mervin. At talaga namang napakadaming salita na po pwede natin ipang-describe sa ating mga kabataang Malabonya, no? Pero let's hear from Alicia Rose naman. So, Alicia? For me naman po, yung three words na makakapag-describe po sa youth dito po sa Malabon is first is passionate, second is hardworking, and last is optimistic po. Kasi po, makikita nyo naman po talaga kung gano'n po ka-hardworking yung mga youth po dito sa Malabon. And as an athlete and player po, makikita nyo po kung gano'n po kami ka-passionate. Kasi po, sa totoo lang, Consenso and mga ka-asenso, wala pong scholarship pong kami ngayon na naglaro last season, and at the same time, ang dami pong sports na nawala sa limelight, ang dami pong nawala ng scholarship, ang dami pong athletes na nawala ng opportunity dahil po sa pandemic. And yet, makikita nyo pa rin po sa ibang mga athlete and kagaya ko po na andito pa rin po kami na still hoping and gumagawa ng paraan para po maibalik po kami sa limelight and maibalik po yung mga scholarship namin. So I think napakaganda at napaka-fruitful ng ating naging episode ngayong araw dahil sa mga naging insights at dahil sa mga shinare ninyo, no? So Alicia,
Mervin and Arisa, thank you very much sa pagsama at pagsali dito sa ating Kwentong Asenso episode. I'm very sure na yung mga kabataang manunood or nanunood sa atin ngayon at ating mga Malabonians at mga ka-asenso ay nag-e-enjoy at maraming mapupulot na inspirasyon sa inyo. So thank you very much sa inyong tatlo. At ganun din, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating Kwentong Asenso episode ngayong araw. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. Manatiling naka-like at follow sa ating official Facebook page na at Enzoreta PH para sa mga latest updates tungkol sa ating lungsod. Meron din tayong mga online raffle. Abangan lamang ang mechanics sa ating page. Muli, ako po si Ka-Asenso, Enzoreta. Lagi pong tandaan, basta't sama-sama, tulong-tulong, kayang-kaya nating ituloy ang pag-asenso. Stay safe and healthy, mga Ka-Asenso.